feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. To in making your decision? Lahat po yan ay kinukonsidera natin, no? Dahil may panahon pa naman po. No? Una-una po, yung posibilidad na tatakbo rin po si Presidente para senador, no? Yan po ay isang positive na development as far as my own candidacy is concerned, dahil patuloy pa rin kami magkakasama ni Presidente, no? Sa kampanya. No? Pangalawa po, syempre po, nagdadasal pa rin tayo ng milagro at kung mapapa-convince pa rin po natin si Mayor Sara, bagamat pa ulit-ulit din yung sinasabi na wala na pong option na yan. No? Pero syempre po, baka meron pang milagro. No? Pero by and large po, ang aking mensahe, sa demokrasya po, no? Talagang importante na piliin ng mabuti, lalong-lalo na yung gagawa ng pulisya sa sangay po ng Senado. Tama po, sinabi ko po na nung mga extremist groups ay tinawag akong war criminal, parang talagang ang aking naging resolve ay anong sinasabi nilang war criminal dyan, no? At kinakailangan linisin sana yung ating pangalan, no? At sa tingin ko, pag tayo nakakuha ng mandato sa taong bayan, yan po'y patunay na hindi naman sila naniniwala talaga doon sa mga parata na tayo po'y war criminal. Napakasakit po na tawagin tayong war criminal. Samantalang, wala nga po tayong ginawa sa mahigit 30 taon na tayo po ay nag-practice ng law kung hindi protektahan ang karapatan ng mga tao ng napakaraming individual na. At ni minsan po, hindi po tayo pumatay ng kapwa Pilipino dahil hindi po tayo naniniwala sa revolusyon, hindi gaya ng mga nagparatang sa akin na war criminal po. Kayo po ang pwedeng maging war criminal dahil hanggang ngayon po, napakadami nyo ng tao sa Kongreso, hindi nyo pa rin po tinitigil ang paggamit ng dahas. Okay, thank you Secretary Roque. Susunod po magtatanong si Mela Lesmora sa via Zoom. Hi, good afternoon, Secretary Roque, kay Yusek Vergeri at Yusek Rocky. Opo, Secretary Roque, una lang, kailan po kaya yung next Talk to the People ni Pangulong Duterte? Sandali lang ha, titignan ko po yung aking calendar ha. Monday po ang susunod na Talk to the People. Opo. And sir, follow-up lang po dito sa mga inelaborate nating rules about nga sa Alert Level 2 sa Metro Manila. Yusek Vergeri can also answer po. Kasi hindi specifically nabanggit, pero yun nga may kaunting mention naman. Pero just for the record, ibig sabihin po ba dito sa ating mga industriya, sa mga social gatherings, religious gatherings, sa mga mall, wala ng age restrictions? At dahil nga unvaccinated yung mga bata, ibig sabihin po ba nito wala ng age restriction at wala na rin vaccination restrictions sa ating mga aktibidad at sa ating mga pinapayagang industriya? Well, bago tayo sumagot dyan, no, ito kasing aid ko, titignan lang ng kalendaryo, bali pantingin. Tuesday po ang susunod na Talk to the People. Sorry for that po, no? That's in the calendar. Pagdating ko sa second question nyo, siguro po si Yusek Vergeri can answer. Yes po, no, Secretary Harry and Ms. Mela, no? Yun pong Alert Level 2, wala ho tayong restrictions na binibigay except for the capacity of establishment. So nakalagay po mismo sa resolution ng IATF na anuang pong edad ang meron, maari na po tayong pumunta dito po sa mga establishments na to. But the establishments has to enforce ito pong 50% capacity indoors and 70% capacity outdoor. So this will not differentiate between vaccinated and unvaccinated. And kailangan lang ho namin ipagbigay alam at bigyan ng assurance ang ating mga kababayan. Ang mga bata po kasi, they are the least vulnerable, no? So katulad nung sa face-to-face classes, katulad po nung pagpunta sa establishmento, as long as we do the safety protocols, mothers will protect them, they are vaccinated yung mga magulang, yun pong pagbabakuna sa mga bata, hindi po natin kailangang gawing hadlang para makapagbukas tayo ng ibang industriya. Opo. And back to Secretary Roque lang po. Ano lang yung mga paalala ng Malacañang? Kasi like isa sa mga controversial na kasama din dun sa mga bagong pinapayagan ay yung mga karaoke bars. Ano po yung paalala ng Malacañang dun sa ating mga kababayan na talagang excited na at mag
pupunta na rin sa mga karaoke bars, kailangan ba habang kumakanta naka-face mask at paano natin ma-ensure na hindi pa rin, hindi magkakaroon ng surge kahit nga mas maraming industriya na yung papayagan? Well, unang-una, no? Yung mga indoor venues na 50% capacity para sa mga bakunado lang po yan. Sa bahay na lang kayo kumanta kasi ang karanasan po natin sa New York, no, hindi ka po pwede makapasok sa anything indoor na hindi nagpapakita ng iyong vaccination card, no, at ang iyong ID para masigurado na ikaw nga yung nabakunahan na. Pangalawa, kaya po natin ginawa itong Alert Level 2 dahil mababa nga po ang mga kaso ng COVID. Pero anytime nga po pwedeng umakyat yan knowing na meron pa nga ngayong mga mas matinding makahawang mga variant. So kinakailangan po ingat pa rin. Miski na kayo nasa karaoke, pwede naman sigurong naka-face mask, kumanta, no? Tsagain nyo na kung tatanggalin nyo ng hot ng na virus. Ingat pa rin po ang mensahe natin kasi kinakailangan po mapatagal natin itong Alert Level 2 at kung po pwede nga po, mapababa pa natin sa Alert Level 1 dahil nakasalalay po dyan yung hanap buhay ng napakarami nating mga kababayan. Opo, and last na lang po, Secretary Roque, tanong lang po niya kay Asuncion of PTV Sports, ano po kaya yung general guidelines sa sports in terms of tournaments? Papayagan na rin kaya ulit yung mga fans and spectators na makapanood? Well, nakalagay naman po yan doon sa ating mga guidelines, no? 50% pero bakunado lang po ang mga po pwede, no, na pumunta roon. At dapat lahat ng nasa tao ng mga venues ay bakunado. Tataas po ito sa 70% kung outdoors. Pero yung mga organized sports competitions po, dapat po ay kumonsulta pa rin sa IATF nang masigurado na yung ating health protocols ay masusunod po. Okay. Thank you so much po, Secretary Roque, kay Yusek Vergere at Yusek Rocky. Thank you, Mela. Balik tayo kay Yusek Rocky, please. Yes, thank you, Secretary Roque. Tanong po mula kay Mikael Flores of Agence France Press, which schools in Metro Manila will be allowed to conduct limited face-to-face classes? Well, no, po pwede na. Pero meron po mga kondisyon, no? Lahat ng profesor at estudyante bakunado, merong pagpayag ng LGU at merong retrofitting po ng mga classrooms para masiguradong may ventilation. At pang-apat, 50% lang po ang capacity ng mga classrooms. So bagamat po pwede, pwede na po, merong conditionized po na dapat ma-satisfy bago mag-face-to-face classes ang ating mga colleges and universities. Opo. Question from Red Mendoza ng Manila Times. Ngayon daw pong nasa Alert Level 2 na ang NCR. Pwede na ba po bang mag-hold ng mga concert at leisure events tulad ng pop culture convention? Basta daw po sumunod lang sa venue restrictions? Yan po ay nakasaad sa ating guidelines. No? 50% capacity kapag indoors at dapat fully vaccinated ang lahat. Okay. From Red Mendoza pa rin po, for Yusek Vergere. Yusek Vergere, pumayag na daw po ang DTI na hindi na kailangan ng face shield sa mga sinihan. Ano po ang reaksyon ng DOH at ng IATF dito? Well, pinag-usapan naman po yan, ano, dun sa IATF dahil yung difficulty nga ng isang tao kapag sila ay nanonood ng sine na may face shield sila. Ang ating mga eksperto naman po, at least yung ating apat dapat, meron pong masusunod naman na physical distancing, wearing of mask, at saka alam po natin na mga sinihan, they were required to have this adequate or appropriate ventilation standards na mag-comply sila as part of the safety seal. So having 3 out of 4 is good enough to protect our population when they go to cinemas. Opo. Susunod po magtatanong, Secretary Roque, si Ivan Marina ng GMA News via Zoom. Go ahead, Ivan. Magandang hapon po sa lahat. Sekundahin ko na po itong paghingi ng reaksyon sa mga binitawang pahayag ni Senator Gordon sa Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Kinote niya po yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte noong June 28, 2017 kung saan sinabi niya, marami akong ninanakaw pero ubus na, and contrasted it with his statement during his last talk to the people na hindi raw siya corrupt tulad ni na Gordon. Ano hong reaksyon ng palasyo dito? Alam niyo naman itong mga usaping politika, hindi na dapat nagre-react dyan. Paulit-ulit naming sinasabi,
si Presidente po sa kanyang napakatagal na karera sa paglilingkod, wala pong disallowance ang COA. Ang meron pong disallowance, si Senator Gordon, ibalik ang pera at nananawagan pa rin para sa pananagutan, no? Sa panig naman po ng Ombudsman. Hayaan na natin pong umawa siya ng umawa dahil alam naman po natin kung anong realidad. Wala pong disallowance sa COA ang Presidente sa mahigit na 40 anyos niyang karera sa politika. And what of that statement in 2017 kung saan sinabi niyang marami akong ninanakaw pero ubos na? Is that a joke? I think that's a joke po, no? Dahil ang paninindigan po ng Presidente, hindi po siya tatagal sa politika kung siya po ay corrupt.